What's up mga katoto? For today's video, babalik tayo sa tutorial. Ituturo ko sa inyo kung paano magbayad ng inyong SSS contribution sa SSS application gamit ang inyong DPI online account. As an OFW, kailangan nating siguraduhin na may maasahan tayo pagdating ng ating retirement. Pero bago niyan, like and subscribe muna kayo sa aking YouTube channel at pakiclick ang bell notification. Tandaan na dapat installed na yung SSS application sa inyong mga telepono. At ihanda na rin yung online DPI account nyo. Simulan natin sa pag-click ng SSS app. Lalabas na sa inyong screen ang sign-in page. I-type ng user ID at password. Paalaala lang, ingatan at huwag ipamigay ang password. After providing it, click sign-in. At ito na ang homepage. Makikita dito, SSS number, month total contribution, month ng last posted contribution, at activity history. Punta tayo sa generate PRN sa ibaba sa gitnang bahagi. Ito yung personal reference number natin para makapagbayad tayo ng ating contribution. Click it. Makikita dito na meron na akong auto-generated PRN. Wow. Based sa huling pagbayad ko, applicable period for 2 months. Pero ituturo ko sa inyo ang pag-create ng bagong PRN. Punta tayo sa itaas na bahagi, right side. I-click ang create. Then click generate. Select SSS membership type. It's either OFW or voluntary. Sa applicable period from, buwan at taon na babayaran nating contribution. Dito naman sa 2 months and year, ilagay hanggang saan buwan ang babayaran. Mapapansin nyo, pareho lang yung month and year na nilagay ko. It means, 1 month lang yung babayaran nating contribution. Sa SSS contribution, ito yung amount ng monthly contribution natin. As of now, 3,250 ang maximum. Habang may trabaho at kita pa tayo, better to choose the maximum amount. Sa Flexi Fund amount naman, ito yung savings mo sa SSS na mas malaki ang tubo kaysa sa bangko. It's your choice to have it. Ako kasi ayaw. Check the total amount and then click Submit. I-review mo yung ginawa mong PRN, then click OK to continue. At ito na yung printable view PRN we created. Pwede mo siyang i-print kung plano mo magbayad through participated payment offices ng SSS. I-click natin yung arrow pabalik sa homepage para masimulan na natin magbayad ng ating contribution gamit ang DPI online account. I-click natin ulit ang generate PRN na nasa baba. Mapapansin niyo dito na ang PRN na babayaran kong contribution, 6,500 for 2 months. From November to December 2022, go to pay and click. At nadalhin tayo sa payment method. FYI, pwede rin magbayad sa PayMaya. Charge fee of 10 pesos. GCash na 10 pesos din ang charge fee. Credit or debit card na mahalang bayad. At DPI with 15 pesos charge fee. Siyempre, ito ang gagamitin natin kasi ito yung layo ng ating tutorial. I-click na natin. Lalabas na ang details na babayaran ng ating bangko with charge. Kung sa tingin nyo ay ayos na, click OK. Basahin ang reminder ng SSSS then proceed. Require ni SSS dito ang ating email address at pangalan. I-click na ang pay. Ida-direct na tayo ni SSS sa BPI para mag-login. Ita-type na natin dito ang username at password natin sa BPI online account. After that, click the accept. Makaka-receive tayo ng SMS from BPI informing us na nag-login details tayo na gagamitin natin sa SSS. Sa punto nito, kung marami kayong account sa BPI, sana ako maraming savings account. Pumili na kayo ng account kung saan manggagaling ang bayad nyo sa SSS contribution. Pindutin ang next. Hintayin natin yung OTP na ipapadala na SMS ni BPI. Ito na yung pinadalang OTP ni BPI sa SMS na sa ating registered number. I-enter na natin yung 6-digit OTP at i-click na ang pay. Verifying na, sinisigurado ni BPI na tama yung ating in-enter na OTP. Patunay lang na para manatiling safety ang ating mga accounts. At makaka-receive tayo ng SMS mula sa BPI na nagsasabing, nagbayad tayo ng ganitong amount sa SSS gamit ang ating BPI savings account. Makikita nyo sa screen na kinokontakt na ni SSS si BPI para sa payment processing. Mula dito, babalik na tayo sa page ng SSS. Mababasa na natin sa screen ang PRN successfully paid. At magpa-flash na rin sa screen ang SSS mobile payment. Ito yung success receipt details ng ating pagbayad. Payo ko sa inyo, i-screenshot nyo for proof of payments. At pakibasa na rin ang reminder ng SSS mobile in case of unsuccessful transaction. At late posting ng contribution payment.
Jordan, tapos na at successful na ang pagbayad natin ng ating SSS contribution. Dito na ulit tayo sa homepage. Mapapansin nyo, wala pa rin pagbabago sa total contribution at last posted contribution. Ang gagawin natin ay mag-refresh by clicking last posted contribution. Then okay. Nandito na tayo sa contribution actual premium. At up to date na. Sa wakas, nakumpleto ko ng mabayaran ang aking contribution for year 2022. Ang dahil isipin na sa aking mga monthly bills and payments responsibility. Let's go back to previous page, which is the home page. At updated na ang total contribution at last posted contribution. We're done at mag-log out na tayo. I-click yung nasa itaas, left side. Then log out na. And close the app. Hanggang dito na lang. Paalam. See you next time.